Hi guys! Good evening! Kamusta kayo? Naalala nyo ba yung video ko last time? Nung naka 100 subscribers tayo? Flashback. Yun guys! Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Siguro gagawin ko to ulit pagka naka 100 na tayo. Okay. So, ang sabi ko, pag naka 200 subscribers tayo, uulitin ko yung shout out, no? So, to give thanks dun sa mga nag-subscribe ulit. Ngayon, as of this day, meron na po tayong 250 subscribers. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nanood po ng video na ginawa natin. Maraming salamat po. So, ang gagawin po natin ngayon, ngayong araw is... Bibiro lang ako. It's about video reaction, no? About architecture and construction. Titingnan natin kung paano tayo magre-react or magbibigay tayo ng technical information about that. So, this will be a... very interesting video because at the end of this video may matututunan tayo and, yung iba siguro matatawa dun sa mga ipakikita ko sa inyo, no? Pero nonetheless matututo tayo rito about sa technicalities kung ano ba dapat ang gagawin dun sa video na yon, sa picture na yon. So shout out pala dyan kay Tenten Zapata. Okay, and then kay Charlie Balmeg. Okay, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga videos natin, no? A few inches later. So, yun. So, maraming salamat sa inyo, guys. At i-share nyo lang ng i-share yung mga video natin para makarating dun sa iba nyong mga friends, no? Sa mga iba nyong kakilala. Tapos, invite na rin sila mag-subscribe para dumami pa tayo dito sa channel natin. Alright. So, sige. Hindi na natin ito patatagalin, guys. Proceed na tayo dun sa reaction video na gagawin natin. Let's get it on! So, yung first picture, yan. So, ang nakakatawa rito, ito yung layering ng bricks. So, most probably sa ibang bansa ito. Kasi hindi nabihira naman tayo gumamit ng bricks dito sa Philippines. So, makikita nyo, meron dyan sa part na yan, meron pang tansi, no? Nilinyahan pa, pero... ang masakit niyan. Ang pagkakasta ng mga bricks. No? So may mga nag-comment dito sa pictures na to. Ang sabi is drunk ban. Okay? Ang sabi pa nung isa is Graham ban. So, yun ang guloy. Tapos yung isa, ito matindi. Ang sabi nung isa, James ban. Okay. Tapos, yung isa ang sabi, liquor ban. Okay. Then, yung isa, pinakalas na nakuha kong comment na medyo nakuha yung attention ko. Ang sabi, riprap. Diba? Sinabing riprap. Comedy. Anyway, so itong pader na to is, ang intention siguro rito is to make yung, kung tawagin natin, is common ban or yung American ban. Kasi alternate eh. Dun sa may bandang baba, kung mapapansin nyo, ang setup niya is naka-stretcher, yung mahaba. Okay? Tapos after nun, naka-ano na siya, yung maliliit, no? So, ang tawag dyan, kung alternate yan, common ban. Okay? Pero pagdating sa taas,
doon nagkaroon ng problema. Hindi na natin malaman kung ano. mukhang pinicturan pa to ng patago. Oh, yun o, may shade pa doon sa may bandang taas. So, ano ba dapat? So, technically, ito, itong ganitong trabaho, hindi ito dapat ginagawa, no? Hindi ang ginagawa sa construction. Kasi walang pattern. Ayan, hindi malaman. May mga naka-diagonal pa. Okay. So, to give you an idea, we have the following name of band applicable in the brick and CHB construction. Okay? So, yung una natin is yung running band. Ito yung normal na nakikita nyo sa mga bahay na alternate siya yung pagka-arrange ng hollow blocks or ng brick. Yan yung commonly known. Okay? Tapos meron pa tayong kung tawagin na common band kasi hindi na tayo gumagamit kung hollow blocks, hindi tayo gumagamit ng maliit na part o yung kalahati. Okay? So, sa mga gilid yan, yung mga putol, dun mo lang makikita. So, no, o ito yan. Meron tayong running band, common band, English cross band, third band, oversized brick. Okay, so parehas lang din ng running band dyan. Tapos yung stack band, okay, na stretchers, kung tawagin. Ang stretchers, yan yung mga nakahiga na brick. Na pag tinayo mo kasi, ang tawag dyan, na soldiers, pag nakatayo na yung brick. So ito, nakahiga, stretchers. So, ang stack file naman, or ang stack band, ito yung makikita mo sa mga gawa ng Iglesia ni Cristo. Pero, ideally, yung running band applicable for exterior wall. O kaya yung sa atin, yun ang madalas nyo nakikita. Ngayon, yung stack band, ginagamit din yun. Pero, ideally, dapat ginagamit siya sa mga inner or interior walls. Kasi mas, ibig sabihin, mas matibay yung arrangement ng running band. Okay? Pero ang Iglesia ni Cristo, stack band kung gumawa sila. Anyway, may mga engineering computation naman yan. And I'm sure, yung hollow blocks na ginamit nila is iba dun sa normal na nabibili natin. Yung mga backyard make, mas matibay yun yung mga gawa nila. Kaya pwede sigurong i-arrange mo in such a way na stack band dun sa mga ginagawa nilang structure. Okay? So, the next is yung nakatayo, yung stack band nga, pero soldier type. Nakatayo siya. Tapos, yung stack band header. Yung header naman, nakita yung maliit na part, nakapilipit. Hindi siya nakahiga. Nakita yung ulo at saka paalang pahaba. Alright. So, ito, first picture natin, ayan. Ang tawag natin dito, drunken band. Kasi malaman kung anong ayos ng hollow blocks, anong bricks. Okay, so go tayo sa next picture. Okay. Ano nakikita nyo? What type of window is this? Sa tingin ko, ano to eh? Nagbintana sa firewall. Nagbintana sa firewall. Then, unfortunately, yung kapitbahay, ginamit na yung lupa niya. Then, ang naging construction is pinadiran. O, yan ang effect. O, so, ang lesson dyan, base kasi sa building code, no? Pagkagagawa ka ng bahay na firewall, ang pader mo is nasa side na ng property, hindi ka naka-setback, no? Walang yard. So, hindi ka dapat magbintana. Okay? So, in short, dapat, ang pader mo dyan is solid hollow blocks. Yung firewall nga kung tawagin, kasi
to prevent nga yung fire intrusion dun sa bahay mo. Kaya wala dapat opening. Ngayon, may mga ano tayo, alternative na ginagamit. Ang tawag natin dyan is yung mga glass block, no? Sa mga CR. Pansin nyo yung may mga structure na naka-firewall sila. Tapos parang may mga salamin. So, pwede yun. Glass block. Basta, equivalent siya dun sa fire rating, no? Ng fire rating na prescribed ng building code. Okay, so hindi basta-basta naglalagay ng mga glass block or opening sa firewall. Kagaya niyan, malaking problema. So ang gagawin nung may-ari niyan ng bahay, definitely papadira niya na rin 'yan, i-enclose niya na rin kasi wala nang gamit yung bintana na 'yan. Dami nagko-comment diyan, ang tawag nga diyan, tinanong eh, what type of window is this? Ang sagot is CHB window. Ayan ang tawag niya. Makase, no? Pero sa tingin ko, ang dating function nito, since ang hamba is kahoy, no? Mukhang ang dating bintana na nakalagay dyan is yung mga jalousy. Jalousy na kahoy or pwede mong ikasa dyan yung, ano, yung aluminum jalousy. Aluminum and glass. Alright, so next, ano tayo? Next picture. Ah, ito. Ito ang maganda. So, may wordings. Mabasahin natin, ha. PTPA. Ito po ang bahay na pinagawa namin mag-asawa, pinagkatiwala sa kumpare ng mister ko. Almost 200K na po ang naubos namin. Inumpisahan po ng March 2018, bumigay na po siya unti-unti ng August 2019. What the? Ang balak po sana kasi ay patambakan dahil palaisdaan po yan. And palaisdaan po yan. Ang suggest po ng foreman ay hanging na ganyan. What? Question po, meron po ba akong kaso na pwedeng isampa sa gumawa nito sa dream house namin hanggang sa kasalukuyan po eh hindi pa rin nakikipag-usap sa amin yung forma, nasa abroad na po siya ngayon. Sobrang sakit po sa puso tuwing makikita ko ito at gusto ko talagang pagbayaran niya yung nangyari sa bahay namin. Wow. Sayang yung investment, no? Yan ang sinasabi natin. So, unang-una, pinagawa niya raw sa foreman. Okay. So, madaling salita, malamang sa malamang niyan, walang arkitektong nag-design. Diba? Kaya naging ganyan. Anong nakikita niyong violation? Dami, no? Ako, in my opinion, as an architect, unang-una, kasi meron tayong kung tawagin na legal easement, no? Sa water code, meron tayo niyang mga setbacks requirement pagka ang property mo is bounded by body of water or river, creek, yan, mga ganyan. Okay, so madaling salita, dapat itong bahay na to, hindi siya itinayo dyan sa tubig na yan. Kita niyo yung kapitbahay, naka-atras pa. Baka ilog to eh, yung pinagtayuan. So yun ang unang violation. 'Di ba? Setback requirement bagsak. I'm sure baka wala pa tong building permit. Okay. So ang ginawang design ng foreman, ang ginawa nila dito is naka-stilted
No? Stilted yung nakatukod. Ang mali, hindi siya properly siguro na design. Kaya nagkaroon ng liquefaction. Or yung, kung tawagin namin yan, is differential settlement. Pagka malambot kasi ang lupa or malapit sa tubig, may treatment dyan na ginagawa. Yung iba naming project is ginagawa ng tie beam, no? Or minsan palalakihin mo yung puting. So, gagawan talaga ng analysis. Hindi siya yung common na construction ng bahay na maglagay ka lang ng puting. Standard puting, eh, okay na. So, yun ang nakikita ko dito na naging, ano, naging error nung bahay. Stilted type. Hindi man lang nilagyan ng ano siguro yan. Ng grade beam. Para ma-address yung differential settlement. Grade beam or tie beam. Yung mga connection sa ilalim. Ay, nako. Sayang yung investment. So, yan ang lesson. Susunod, pagka papagawa kayo ng bahay, eh, consider nyo yan ng hard-earned money nyo yan. So, investment. Eh, pag-isipan nyo maigi. Kung di, ganyan din ang kalalabasan nung bahay na ipagagawa nyo. Matiba yung structure kasi hindi nasira yung taas. Oh. So, talagang ang problema dyan is yung foundation. Okay? So, hindi na-anticipate o hindi na-design ng tama yung foundation ng bahay. Ayan. Okay. So, next video tayo. Yun! Ano nangyari dito? Parang kinalawang, no? Ang dumi. Labas yung mga rebars nung slab, ah. Bakit nagganyan na nagtuklakan? Kinalawang. Okay. So, in my opinion, dito sa photos na to, base dito, ah, sa picture na tinitignan ko, yung taas na part sigurado nito is walang waterproofing or may stagnation of water yan dyan sa taas. So that ang concrete, over the years, sinisip-sip niya yung tubig, pumupunta dyan sa sopit ng slab. Pati nga yung ano, yung electrical lines niya for the light, wala na. Oh. Hindi na binuhay. So, meron yan. Merong water penetration yan coming from the top floor. Siguro ginawang roof deck yan. Tapos, hindi properly waterproof yung bandang taas. Nagkakaroon ng stagnation or may stagnant dun sa taas. So, walang ibang pupuntahan yung tubig, kundi sipsipin ng concrete. Tapos, ano pa ba? Medyo manipis yung concrete cover niya. May concrete cover naman, pero siguro nagkaroon na lang ng problema yun, natuklap gawa ng, ang primary problem nga, yung tubig na nanggagaling dun sa taas. So, ang suggestion ko rito, dapat yung may-ari, kung ire-rehab yung bahay, ipa-waterproof niya ng maganda yung bandang taas. O kaya bubungan niya para hindi directly hit yung ano, yung flooring. Nabugbog sa tubig yan. Eh. Walang proper drainage yung taas. Yan, kaya nasira na. Oh, grabe, oh. Nagkabukol-bukol na yun. Tubig yan, oh. Yan yung water defects. Cause ng, ano, ng tubig. Tapos manipis nga yung ano, concrete cover. Kasi ang standard sa slab, dapat ang concrete
cover mo yan or concrete protection mo nasa 20, minimum 20 mm. Okay? So kung ito yung pinaka bottom ng rebars mo, may allowance ka dapat na 20. Yun. Dito sa tingin ko, less than 20 ang ginawa. Hindi nilagyan ng ng kalso or yung chair. Dapat nilalagyan ng chair yan. Inakalsuhan para lumalayo yung bakal dun sa forma. Okay. So, ito. Next picture. So, ito is yung FCU ng window type aircon. Okay. Ang galing nung ginawa, oh. Tingnan nyo yung ginawa, guys. Yung pinaka FCU ng aircon, yung supply, mahaba eh. Mahaba siya. So, hinati ang kwarto, yung padan ng kwarto, binutasan para left and right magkaroon ng supply ng aircon. Ang galing, no? Ito ang opinion ko, no? Single unit kasi yan, eh. So, dapat yan, nilalagay lang yan sa isang kwarto. Hindi dapat ganyan ang installation yan. Diba? Ang sagwa, tingnan. Pangit, eh, oh. Tapos, at the same time, wala ka pang privacy doon sa kabilang room kasi pwede kang silipin. No? So, mali ang ganyang pag-install. Huwag niyong gagawin yan, ha? Ang pwede niyong gawin dyan, install niyo doon sa isang kwarto kung saan talaga dapat yan intended. Then, kung gusto niyong mabigyan ng airflow yung isang kwarto, gumamit kayo ng transfer fan. Yung iba, yung mga naka-install sa Kesame, para ma-disseminate or ma-transfer niya yung lamig ng kwarto dun sa kabila. Hindi ganyan. Wag na wag niyong gagawin yan. Ako, Diyos ko po. Masasabunutan kayo ng kliyento niya. Okay. Sige, so yun, alam nyo na, ha, ang gagawin dyan, ha. Transfer pan ang gamit. Nakadak yun. Lipat sa kabila, hindi ganyan. Tsaka napakahirap niya ni-maintain. So, paano yan? Diba, pinahirapan mo yung technician yan. Magre-repair. Anyway, sige. Go tayo dun sa next picture. Yun. Parang natutulog lang yung mga truck, no? Ako sa tingin ko, in my opinion, meron kasi tayong kung tawagin na super elevation, no? Sa kalsada. So, ang super elevation, pagka lumiliko ka, dapat yung farther side nung pinaka-curb, dapat nakaangat yun. Nakaangat, hindi siya nakapantay. So, ibig sabihin, yung farther side ng curb versus dito sa shorter side ng curb, mababa ito at mas mataas yung farther side. Para hindi ka mag-overshoot, hindi ka i-eat siya. No? So, yan. Yang ganyan, no? Pagka naka-curb ka, ang term namin dyan is super elevation. Mas mataas nga yung farther side. So, para ibalik ka ulit, kung liliko ka, ibabalik ka naturally nung kalsada dun sa pat nung no dun sa track mo. Huwag pantay. Ayun. Yun ang nakikita ko dyan. Baka hindi enough yung super elevation kung tawagin. Grabe, no? So, accident prone. Accident prone niyang road na yan. Ayun, sa ibang, pagka may nakita kayo na ganyan, na pa-curb, at may mga natutumbang sasakyan, kalsada na, overshoot, yun, malamang yun, kailangan i-reconsider yung super elevation, kung tawagin. Alright? Okay. Sa next picture tayo. Yun! Ba, ang galing, ha?
merong kumakain sa taas. So, most likely, mukhang restaurant ang nasa taas. Then, sa bandang baba, may nagde-demolish. So, may load dyan. Sinisira yung poste. Siguro, hindi nagbabayad ng ano, ng upa yung nandun sa may taas. Kaya yung may-ari ng building, i-demolish na yung structure. Di ba? May mga occupant dun sa taas, oh, tapos gumagawa ka ng, I don't know, kung repair ba yan. Oh, pero bawal yan. Kung minor repair man ang gusto niyang gawin dyan, dapat naka-shoring yan. May mga tukod. Ayan ha, huwag niyong gagawin yan ha. Unsafe yan. Unsafe work yan. Marami madidiskrasya dyan. Magko-collapse yan. Pagkayan extremely na damage niya yung poste, collapse na mangyayari dyan. Kasi yung sarili niyang bigat nung structure plus pa yung live load. Ibig sabihin ng live load, yung mga tao na nandun sa taas, yung mga furniture, live load dyan. Yung dead load, yung bigat ng pinaka-structure itself, yung slab, yung beam, tapos yung column, ang gagawin mo sa column, babawasan mo yung cross-sectional area niya na supposedly yun ang design section niya. So, binabawasan mo na, magko-collapse yung structure. Huwag niyong gagawin yan, okay? Iyon! Ang gara, oh. Bakit ganyan? Hindi gumamit ng catwalk o kaya scaffolding. Tinusok si Manong, kawawa naman. Unsafe din yan, ha? Unsafe condition. Hindi pa pwede yan sa construction. Tsaka mukhang mabigat si Manong. Hindi siya tatagal ng ganyan. Di ba? Isang oras lang siyang tusukin niya ng ganyan, ako. Sigurado, ayaw siya. Anyway, sige, next tayo. Yun! So, ito. Nako, grabe. Sinira yung plinth beam. Ang tawag dyan sa mga tumawid na yan, plinth beam, nasa bandang taas. O yung iba, tinatawag yan is grade beam. Grade beam, plinth beam, nasa taas. So, ang purpose nyan is to address yung load coming from the walls, no, primarily, and yung load coming from the slab. Kaya may ganyan, beam sa taas. So, hindi siya na-coordinate ng tama. Walang proper coordination to between structural and building utilities. So, yung plumbing, nagkaroon sila ng error, conflict. So, ano nangyari? Ano nangyari dyan? No? Yung bakal, nako, napunit na yung bakal niyan. So, useless na yung, ano, yung plinth beam. Ang nag-ano dyan, ang nanalo yung plumbing. Mali. Diba? So, may purpose yan. Hindi yan basta-basta nilalagay dyan. No, ngayon, yung master plumber nyan, kung sinong nag-design ng master plumber, o kaya yung master plumber on-site, architect, dapat hindi yan pinayagan. Ay, nako. So, sa akin, negative. Hindi pwede yan. Next tayo. Yun! Plumbing na naman to. Para daw hindi maabot ng tubig. Okay. Okay, may riser pa. Ano kaya ang gamit na ito? Di ba? So, hindi na siya floor drain. Ang tawag na dyan, overflow. Di ba? Pagka umangat na yung tubig at pumunta na dyan sa level ng drain na yan, hindi natataas. Walang ya.
ano ba? Mali yan. Ako, hindi. Huwag kayong gagawa ng ganyan, ha? I don't know kung bakit nagkaganito to, eh. Hindi natin alam, eh. Pero definitely, this is a no-no. Hindi pa pwede to. Hindi yung floor drain. Overflow na kung tawagin yan. Kasi may height ka na, eh. At pag floor drain, nandun sa floor yan. Para yung water na magkakaroon dun sa sahig, siya ang magsiserve. Para ilabas dun sa system yung tubig, yung nagamit na tubig. O dito, wala siyang gamit. Not unless maiwan yung tubig na tuloy-tuloy. So, in that particular level, hindi na siya tataas kasi sisip-sipin na ng floor. Okay. So, yun. Yun ang pang-last natin. Okay, guys. Alright. So, ano natutunan natin ngayon sa video na to? Okay. So, ito kasing mga video na to is coming from my group, no? Meron kasi kaming group of architects, yung mga builders, yung mga engineers, na may mga nagpo-post doon ng mga ganyan na minsan matatawa ka, eh. Pero mas magandang mabigyan ng komento or mabigyan ng paliwanag, no? Para maintindihan ng mga layman or yung mga hindi technical. So, next time, alam na rin nila na sa ating mga arkitekto, mga engineers, so yung sa trades natin, yung mga ganung trabaho is may mga ibig sabihin yun. So bakit nilalagay natin? Kagaya ng plinth beam, i-design yun because of may purpose yun. O, diba? Tapos pumasok ngayon yung plumbing na ang ginawa, tinawiran ng tubo, sira ang plinth beam. Kasi naman, magpag-construct ng bahay. Okay, so ang sinasabi niya ron sa statement niya is foreman, pinagawa niya sa foreman. So, hindi naman natin minamaliit yung mga foreman, no? Kasi kasama natin yan sa hanap buhay, sa trabaho. Pero syempre, iba pa rin yung hinawakan ng profesional yung bahay. No? Kaya, dyan, sa mga investment na ganyan, kailangan, huwag nyo ipapaubaya kung kani-kanino yung bahay niyo. Lalo na yun, special case yun. Merong tubig sa, ano niya, sa property. Itinayo, mali pa nga, itinayo dun sa may, ano, body of water. So, ang na-violate niya dun, yung water code. So, tawagin natin yun is, dapat meron siyang legal easement. Diba? Minimum nun is, what, 3 meters based on the water code. Eh, sa kanya, hindi. Nakaposition na yung bahay niya dun sa tubig. So, stilted na nga kung tawagin yung structure. Natibay naman yung, ano eh, yung superstructure. Superstructure, mean to say, yung bandang taas, matibay. Kasi, nung bumaba yung bahay, walang naging substantial damage dun sa taas. So, matibay yun. Hindi nagkaroon ng manifestation ng mga cracks. Ang talagang nagkaroon lang ng trouble doon or ng error doon sa may pinaka-substructure. Pag sinabi mong substructure, yung bandang baba ng bahay. Yung above grade. Kung may grade ka, baba. Yung pinaka-puting, ayan, superstructure. Dapat nga, nag-ano pa siya dyan eh. Retaining wall. Okay? So, yun guys. Thank you for watching this video. Maraming salamat. At bye-bye.